Hello guys, welcome back. So, in this video, ang pag-uusapan natin is all about ad copy and ad image. So, unahin natin yung ad copy. So, kung hindi mo pa alam kung ano yun, yung ad copy, ito yung description o text na nilalagay natin sa ad. Ayan. So, bago natin pag-usapan yung ad copy is pag-usapan muna natin. So, what is the purpose on Facebook ad? So, ano nga ba ang purpose ng Facebook ad? So, bakit ba tayo gagawa ng Facebook ad? So, first is to get click. So, napaka-importante na kailangan makakuha tayo ng click sa ating Facebook ad. Kasi, kahit okay yung Facebook ad natin, kung walang nag-click, so useless, di ba? So, first of all, is to get click. Tapos, get the click, not the sales. So, kailangan talaga na mag-click muna sila. So, because the click is only part of your entire sales process. So, once na nag-click na kasi yung mga prospect natin, is mapupunta na sila sa funnel or sa sales process natin. So, kung meron tayong online store, so pwede na silang pumunta sa ating online store or pwede silang mag-send ng message sa atin para makausap sila. Di ba? So once na nag-click sila, pwede na natin silang makausap, makapag-create ng connection or para makapag-build ng trust para mag-avail sila ng mga ino-offer natin, di ba? Most people just sell on the ad, but wonder why people don't buy. So mostly people kasi ayaw nila na binibintaan sila, 'di ba? So mga tao kasi kumbaga ayaw nila na binibintaan sila, tapos karamihan sa mga nag-ads kumbaga for benta, 'di ba? So kaya mostly maraming tao yung hindi bumibili kumbaga once nakita yung ad, so yun. Kasi Facebook is a social media platform. People don't go on Facebook to buy. So ang Facebook is a social media platform, di ba? So mostly ang mga tao nagpupunta sa Facebook para mag-socialize. So tinitigan lang yung mga family, yung mga friends, di ba? So nag-socialize sila. So people don't go on FB to buy. So more on socialize. Pero ang kagandahan sa Facebook, kumbaga once na may interesado sa mga sa ads natin, so pwede silang bumili through our Facebook ads. So ang mas maganda talaga is mag-click sila, 'di ba? Tapos your ad should not like an ad, but it look like ordinary post. So mas maganda yung ad natin is hindi siya magmukhang ad, kumbaga hindi siya magmukhang nagbebenta. So, mas maganda yung ordinaryong post lang. So, kumbaga yung share lang ng mga friends natin o yung share mo, di ba? So, mas maganda yung ganun. So, what is the primary goal of your Facebook ad? Di ba? So, first is to capture attention. Second is make a connection, then take action. So, paano tayo makakapag-create ng attention? So, we can use a attention grabbing ng mga image. Kumbaga, mostly kasi ang mga tao, was nakakita ng mga magaganda na picture, is mapapatigil talaga sila. So, we can use high quality photos or mga attention grabbing na photos. Tapos, through our ad copy, we can make a connection. Kumbaga, sa mga gagamitin nating mga ad copy, mga description, ganyan, mga text. So, makakapag-create tayo ng good connection. So, makakapag-build tayo ng trust. People, ang mga tao kasi mostly bumibili once na may tiwala na sila sa atin, di ba? So, pag nakakapag-build na tayo ng trust, so, mas maganda, makapag-create tayo ng connection through our ad copy. Tapos, pangatlo is to take action. So, mas maganda na mautusan natin sila na mag-take action agad. Di ba?
nakuha na natin yung attention nila, tapos nakapag-create na tayo ng connection, so yung trust natin sa kanila is okay na, so makakapag-take action na sila, di ba? So mas okay talaga na makapture natin yung attention nila, makapag-create tayo ng connection, tapos makapag-take action sila. So, what are the elements of a great ad copy? So, ito na yun, guys. Paano natin gagawin yung magandang ad copy? Di ba? So, mas okay, guys, na isulat natin doon yung mga words that can create a traffic. Di ba? Tapos, kailangan may deadline. Tapos, ilagay din natin yung mga in-offer natin. Tapos, yung call to action. Mahalaga to, yung call to action talaga. Para mautosan natin siya na mag-take action. Tapos, kung meron tayong link or mga website, ganyan, or online website, so, pwede natin ilagay din. Tapos, yung headline. So, ito yung ad copy. Kumbaga, once nagagawa tayo ng ad copy, so, ito yung mga gagawin natin. So, bigyan ko kayo ng example. So, ito, si Niche Scrapper. So, word that can create a traffic. So, sabi niya, can't find a winning product. So, kung nagbebenta ka, kung meron kang online store, ganyan, or website, so, sabi niya, cannot find winning product. So, wala ka bang winning product na binebenta ka niya? Sabi niya, di ba? So, once nakita niyan, kumbaga, mapapa-stop kayo, di ba? Once na nagbebenta ka online, or nagbebenta ka. So, try the software built by an X-Facebook and Instagram engineer to automate your product research. So, ito kasi guys, si Niche Scrapper. Meron siyang software na pwedeng pagkuhaan ng mga trending ng mga item na binebenta, 'di ba? So, tapos gumamit siya ng yung felt yung kumbaga nakikiconnect siya sa mga nagbabasa, nakakita ng ads. One year ago, I was working full-time as an engineer at Instagram. Ever head of Instagram stories, I helped build that. Since then, I've left my job to did I do. I built web scraping software that analyzes product for me so I can find winning product over and over again. Now, you use the exact same software. Try Niche Scrapper 50% off with the discount code TRENDING18. So, ito yun guys. Kumbaga, meron siyang deadline. So, try Niche Scrapper 50% off with discount code. So, ayan. So, in-offer niya yung software niya na meron siyang 50% off discount once na ginamit natin yung TRENDING18 na code. Tapos, meron din siyang ginamit na call to action, which is yung sign up. So, once nag-sign up ka, guys, ma-avail mo na yung, yung software niya, di ba? Tapos, meron din siyang nilagay na shortening link. Ito yon. So, yung website niya. So, once na-click mo to, I think ito din yung, pareho lang din yung lalabas. Tapos, yung headline niya, guys, yung winning product software built by Facebook engineer. So, ito, guys, yung may-ari ng Niche Scrapper is, siya dati siyang employee ni Facebook. So, nag-resign siya para gumawa ng software para makapag-build ng, yung winning item. Pwede kang mag-search dyan na pwede mong ibenta. Diba? So, kung nahirapan ka na makahanap ng winning item, so pwede kang mag-enroll dito or mag-sign up para ma-access mo yung software nila. Ayan. So, example number 2, si audiobooks and ebook. So, as a question or word that can create a traffic. So, ito kasing guys, once nakakita kayo ng free, kumbaga, nakakapag-create na traffic talaga yun, yung free, di ba? So, sabi niya, get your free keto diet ebook and recipe now. So, ito guys, di ba sabi ko kanina is to get click, di ba? So, yung sales, pag nakapag
click na siya, nasa ano na natin siya, so sa sales process, di ba? So ito, nag-offer lang siya ng free diet ebook. So once na download mo yan, guys, ay once na nag-click yung ano diyan, yung prospect, so mapupunta na siya sa sales process. So si audiobooks and ebooks mas may mas ino-offer pa yan. So once na dinownload niya yan, so siguro makukuha yung email niya, yung number niya, tapos pwede na siyang i-follow up, 'di ba? So ito, nagkamali ng type. So meron din siyang deadline yung ino-offer niya, 'di ba? So sabi niya now. Get your pre-ebook and ebook recipe now. So meron siyang deadline na now. Tapos yung offer niya, yun nga yung Ketogenic Diet 101 na ebook. Tapos yung call to action niya is to download. Kailangan mo download siya. So wala siyang nilagay na shorten link. So once na click natin yung download, is mapupunta tayo siguro sa isang website. Tapos yung headline niya is yung website niya mismo. So phdigital.com. Tapos example number 3 ito. So nakita ko lang to sa Facebook ko na ang haba yung ano niya, yung ad copy na ginawa. So almost ito yung ginamit niya na ad image, yung product niya, di ba? So word that can create a traffic. Ito yung mga buy one tick 2 plus 6 freebies. So ayan, once na nakita yan, so mapapatigil ka talaga, di ba? Tapos advantage, package inclusion. So ang dami niyang ino-offer, kumbaga, meron din siyang shipping na free shipping delivery nationwide ganyan. So cash on delivery pa, di ba? So once nakikita natin 'yan, guys. So nakakapag-create ng traffic, kumbaga, ay COD. Tapos ang gusto kasi ng tao mostly ngayon is cash on delivery para iwas loko sa kanila, 'di ba? Less hassle. Tapos free shipping fee pa, 'di ba? Tapos nilagay din niya yung mga advantage ng yung product niya, 'di ba? So sa paglagay nito is ingat lang tayo, guys, kasi napakahigpit ni Facebook. So dati kasi once na kumbaga itong mga to mostly hindi na-approve, pero yung sa kanya kasi na-approve. So okay yung sa kanya, kumbaga promote whiter skin ganyan, remove blackheads. So pwede yung gayahin to yung mga ganito na ad copy kasi approve naman siya. So in-offer niya yung product niya na glutathione, yung whitening. So call to action. So ito yung call to action niya, guys, yung send message. So once na-connect natin ito, is mapupunta siya sa Messenger. Tapos meron din siyang nilagay na shortening link. So ito yon. So once na-connect natin ito, so pwede siguro siya mapunta sa Messenger or sa online store niya, sa website niya. Tapos yung headline na ginamit niya is yung 5-star satisfied customer. Diba? So ito yung kailangan once na gumagawa tayo ng great ad copy. Ito pa. Example number 4. So ito si home appliances page. So word that can create a traffic. So ito yung new trending in this 2020, 'di ba? So trending sabi niya. So kumbaga once na nabasa natin yung trending, so mapapa-stop tayo, 'di ba? Tapos deadline. So ito, deadline niya. So, 50% off today. So, pwedeng bukas, siguro, it's a part of marketing na sinabi niya na 50% off today. Pero, meron pa siguro sa ibang araw. So, ayun, discarte lang. So, meron siyang deadline na ngayon is 50% off. Siguro, bukas, hindi na ganyan. So, parang ganon. So, in-offer niya yung mga appliances nila. So, easy to use, high quality materials, and very affordable. So, all kitchen need this. Tapos, call to action is ito, yung send message. Diba? So, kailangan mag-message sila papunta sa kanila. So, short training link. So, wala siyang nilagay. So, ito. So, kailangan mapindot nila to. So, sabi niya, headline, free shipping,
cash on delivery. So, click here, sabi niya. So, ito yung headline niya. So, meron din siyang call to action na send message. Di ba? So, ayun guys. Napakahalaga nito once nagagawa tayo ng great ad copy na kailangan meron tayong word that can create a traffics, deadline, yung offer natin, call to action, or itong shortened link or URL, tapos yung headline. Ayan. So, warning guys. So, ad copy reminders. So, si Facebook kasi, napakahigpit niyan pagdating sa ad copy. So, dati nung nag-start pa lang ako mag-run ng ads, hindi pala nababan. Nadi-disapprove yung ads ko dahil sa ad copy. So, marami akong nababiolate na ad copy, di ba? So, merong ano si Facebook, Facebook policy na kailangan nating malaman. So, sa mga susunod na videos, i-explain ko yon. So, number one, so don't be offensive. So, ayaw ni Facebook guys na offensive tayo, na nakaka-open tayo sa mga nakakabasa o nakakakita ng ads natin. Di ba? So, don't be respectful. So, ayaw din yan na yung wala tayong respeto. Kumbaga, gusto kasi ni Facebook na always be sensitive toward your audience. So, kailangan, kumbaga, para nating silang binibibi, parang ganun. Ayaw niya na offensive, disrespectful, di ba? Don't call them out based on physical attributes or disability. Kumbaga, ayaw niya na pwede natin silang sabihin na, uy, mataba ka ba? Baka kailangan mo ng pampaparet, yung mga ganun. Or may kapansanan ka ba? Sakitin ka ba? Yung mga ganun. Ayaw niya yung mga ganun guys na tawagan natin sila based on physical attributes or disabilities. Don't call them out based on religion, financial status, or etc. So, ayaw din niya guys na ano yung banggitin natin sa based on religion. So, kumbaga, Katoliko ka ba? Yung mga ganun. Tapos, sa financial, so, mahirap ka ba? Are you broke? Yung mga ganun, ayaw niya yung mga ganun. Diba? Tapos, don't call them out based on gender or race. So, yan. So, maitim ka ba? Kailangan mo ng pampaputi? Yung mga ganun, ayaw niya yung mga ganun. Or, tomboy ka ba? Bakla ka ba? Yung mga ganun. So, ayaw niya yung mga ganun, guys. So, mag-ingat sa paggawa ng ad copy. So, do not make hypey unwild income claims. So, ayaw din ni Facebook guys na nangha-hype tayo. Or, yun, yung sasabihin natin na ano, yung kikita tayo ng ano, yung 100,000 within 1 week, yung mga ganun. Ayaw niyang ma-hype yung sasabihin natin na malaki yung income na pwedeng kitain. Do not make false promises. Yun nga, yung kikita agad ng malaki within 1 week, within 1 month, ganun. So, ayaw ni Facebook yung mga ganun. No sensationalize before and after claims. Yun din, guys. So, may page si Facebook dun sa before and after. Kunwari, nagbebenta tayo ng mga beauty products. Yung before, yung medyo pangit siya. Tapos, after is gumanda siya, ganun. So, ayaw ni Facebook na yung mga photo natin, yung mga gagamitin nating image na may before and after. Mahigpit si Facebook doon. Or yung ano, yung mataba, tapos biglang pumayat, tapos yung payat, tapos biglang maganda yung katawan niya. So, ayaw niya yung mga ganun. Tapos, no make money online, get rich quick type of an ad. Yun nga, yung ano, yung kikita ka agad, di ba? No, get rich quick type of an ad copy. Tapos, yun nga, do not sound scammy or spammy. So, ito yung mga ano guys, warning once nagagawa tayo ng ad copy. So, ingat-ingat kasi sobrang higpit kasi ni Facebook pagdating sa ad copy. So, ang dami niyang Facebook policies. So, once na nabasa naman natin yung Facebook policies, matututunan naman natin paano mag-run ng ad copy, mag-create ng magandang ad copy. So, dito guys, so okay, pag-usapan naman natin yung ad image. Ad image. A picture is worth 1,000 words. Kumbaga,
yung isang picture, kumbaga ang dami yung ibig sabihin, di ba? So, maganda talaga na gagamit tayo ng image or picture sa ad. Kasi, ang dami, 1,000 words yung pwedeng i-describe sa isang picture. So, did you know that 80% of all your ad clicks will come from prospects seeing your ad image, di ba? So, mostly 80% ng nakakakita ng ad natin is through image. Once na nakita yung image, image is mapapa-stop sala. Kumbaga, yung image yung gagamitin natin as a attention grabbing. So, makakapag-create tayo ng attention through image. So, it is important that we test and choose the right image for the ad. Ayan, di ba? So, meron tayong ano, kumbaga, di ba sabi ko sa ad image, sa ad, so we can create 3 to 4 ad image, di ba? So, mas maganda guys na makapag-test tayo ng right image para sa ating ads. So, once na nag-engaging na yung image na gagamitin natin, so pwede na nating airan yun ng paulit-ulit. Ayan. So, pag-usapan naman natin yung top 5 policy violation to look out for. So, ito yung mga mostly napakahigpit ni Facebook dito sa limang to. So, number 1, sa 20% rule of image or video thumbnail. Number 2 is yung personal attributes. So, yung personal attributes, saka yung, halos ito guys, is nasa Facebook policy ni Facebook Ads. So, ito yung mga top 5. So, number 3 is personal health. Number 4, sexuality, suggestive content. Ito, so napakahigpit din ni Facebook dito sa number 4. Tapos, yung Facebook brand usage in ads. So, pag-usapan natin yan. So, number 1, 20% rule of image and video thumbnail. Diba? So, meron tayong rule guys na once na gumamit tayo ng picture, so, kailangan unti lang yung text. Kumbaga, 20% of whole image lang yung text. So, kunwari ito, di ba? So, kung ilang ano to, so 20% lang yung merong text, di ba? Ayaw din ni Facebook na halos lahat ng image is puno na ng text. So, may, pwedeng, ano, ma-disapprove yung ad natin pag ganun. So, natry ko na kasi yun, yung nag-run ako ng ads tapos image, tapos ang dami kong nilagay na text. So, hindi na-approve yung ads natin, di ba? So, mas maganda na sumunod tayo sa rules sa policy ni Facebook. So, pwede nating ano malaman yung kung pasado yung ano yung gagamitin nating text through this ano. Ito, 'di ba? Yung image text okay. So, your ad will run normally. So, once nakita natin 'to, okay yung magiging ano ng ads natin, yung image. So, ipapakita ko sa inyo guys. So, ito yung pre-tool to help approve ads. So, i-search lang natin sa Google yung ito. Yung facebook.com/ads/toolsticks/overlay. So, try natin guys. Punta tayo sa Google. Ayan. Search lang natin text over relay tool. Ayan, so ito guys, click lang natin 'to. Tapos mag-upload lang tayo ng mga gagamitin natin picture. So mas maganda guys, yung picture na gagamitin natin is high quality, kumbaga mataas yung definition niya guys. Yung hindi siya pixelated. Kunwari ito guys, yung isang binibenta kong product. Medyo mabagal lang mag-upload. And so, konti lang kasi yung text. So, okay siya. So, try pa nating isa. Ito.
Ayan, so okay din siya, guys. So, once na ito yung lumabas, text okay, image text okay. So, pwede na natin siyang gamitin. Pero once na ito yung lumabas, ito yung image text low. So, your ads reach maybe slightly lower, sabi niya. Tapos, pag medium naman, your ads reach may be much lower. Tapos, pag high, your ad may not run out. So, dyan na yung ano, yung madi-disapprove. Ayan. So, search nyo lang, guys, over text relay sa Google. Tapos, lalabas na yun. So, ito. Pangalawa is yung personal attributes. So, kailangan always imply. So, mas maganda yung gusto nating ipahiwatig is maiintindihan. So, do not be offended. Yun nga, do not be offended. Do not be too specific with personal attributes. Refrain from using ad copy that directly points at the audience. Kumbaga, ayaw niya yung ano yung kumbaga sinasabihan natin sila ng direkta. So, it has to be indirect but implied. So, be creative. So, ito yung mga ano, guys, sa personal attributes. Kunwari, sa disability or medical condition. So, ito, yung depression counseling, sabi niya. So, okay yung mga ganun. So, ito yung mga ayaw nila, yung may ex. Do you have diabetes? Diba? So, nakadirekta. So, depression go, getting you down, get help now. Diba? So, ano ba, hindi ko, ano, yan. So, pagdating naman sa financial, status or information, di ba? So, broke, bankrupt, check out our service, mga ganun. So, ayaw ni Facebook yun, yung mga broke, bankrupt, or mahirap ka ba, di ba? So, ito, pwede yung mga ganun. Ito, we have financial service to cover every financial need. So, okay yung mga ganun. Pagdating naman sa membership, in a trade. So, be a part of our union today. So, pwede yun. So, dislike your union representative during our own union today. So, ayaw nyo yung mga ganun. So, sa criminal record naman, di ba? So, example, service to clean up any previous offenses. Or, are you a convicted? Ayan, so, ayaw nyo yung mga ganun. So, sa Facebook policy, once na andun na tayo sa topic din, so mas i-explain ko pa yan. Ayan, sa race, sa religion, sa age, yan, sa sexual orientation, sa gender. So, maigpit si Facebook din. So, pwede nating makita to sa Facebook policy. So, mas maganda, guys, na basahin din natin para aware tayo. So, sa pangalawa is sa personal health. So, example number one ito, di ba? So, yung naka-zoom na abs, so ayaw niya yon. So, once na naka-zoom out, so approve sa kanya. Image including full or non-zoom figures. So, mas maganda, hindi siya naka-zoom. Di ba? Ito naman is, ito is, kunwari, nag-advertise siguro to ng ano, yung pampapayat or after na may ginamit, so pumayat siya, so ayaw niya yan. So, mas maganda yung exercise. So, yan, tumatakbo, di ba? Tapos, ito naman. So, ayaw din yun to, guys, di ba? So, ayaw niya talaga ng yung directa, di ba? Yung nagtimbang ka, so kailangan mo ng health. Ito naman is, kumakain siya ng ano, yung health, mga healthy foods. So, okay yan. So, ito, di ba? Yung before and after, so ayaw niya yan, guys. So, ito naman is approve siya kasi umiinom lang siya ng mga healthy drinks. Tapos, ito din, di ba? Yung panot, tapos biglang tumubo yung buhok. So, ayaw niya yung mga ganyan. So, before and after. Tapos, yung Facebook brand usage in ads. So, ayaw din ni Facebook, guys, na gumamit tayo ng mga brand, tapos gagamitin natin sa ad. So, ads linking to Facebook or Instagram content include page, group, event, or site like use Facebook login. May like limited reference to Facebook or Instagram in ad text for the purpose of clarifying the destination of an ad. Ad should not represent the Facebook brand in a way that makes it most
distinctive or prominent features of the creative. Facebook brand asset should not be modified in a way such as by changing the design or color of the purpose of special effects or animation. So, yun nga. So, kunwari yung word na Facebook pag ginamit natin sa ad. So, kailangan yung capital letter na F, yung sa umpisa, kailangan huwag mong baguhin yun. Kumbaga yung ibang brand, ganyan. So, kailangan huwag natin baguhin. So, yan. Do always display the word Facebook in the same font and style as the next surrounding. Do always capitalize the word. Kunwari yung example na Facebook, di ba? Do always capitalize the word Facebook except when it's part of a web address. So, don't pluralize the Facebook trademark abbreviate as is at FB or use it as a verb. Don't use a small f on Facebook logos in place of the word Facebook in an ad copy. So, don't use the word the Facebook corporate logo in an ad. The logo is reserved for corporate use. So, yun. So, ayan yun ng yung sa brand. Yung gagamit tayo ng mga yung mga ibang brand. So, ito yung mga example ng ad image. Diba? So, ito, diba? 24% rule. So, andito lang yung image niya. So, ito, nasa center yung ginamit na ad copy, ito din yung ad yung text, 'di ba? Tapos isa din pala guys, so mostly si Facebook ayaw niya ng yung maraming nakikita na skin, yung naka-expose na skin, kumbaga ito siguro na-approve to kasi naka-zoom out naman. So yung iba kunwari ito hanggang dito naka-zoom, halos lahat ng image is yung full yung skin. So, baka ma-disapprove yung ads natin. So, ito, naka-zoom out naman. So, na-approve yung ads niya, di ba? So, ayun, guys. So, hopefully na naintindihan nyo yung paano gumawa ng magandang ad copy tsaka ad image, di ba? So, sa susunod na video, guys, pag-usapan naman natin yung ad copy, ay yung Facebook policy. Para, kumbaga, mas madali nating, yung maintindihan yung mga Facebook policy. So, once na gumagawa tayo ng ad, so, may na tayo, kumbaga, alam, di ba? Para to help approve our ad. So, yun lang guys. I hope na natutunan nyo yung ad copy tsaka ad image. So, thank you and see you in the next video. Bye-bye.